14 ng Oktubre, Lunes, ng 28 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumadagsa na ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus. Masamang lahi ang lahing ito. Humihingi ito ng palatandaan, pero walang ibang palatandaang ibibigay dito kundi ang palatandaan ni Jonas. At kung paanong naging palatandaan si Jonas para sa mga taga-Ninive, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog kasama ang mga lalaki ng lahing ito at hahatulan sila, sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon, at dito'y may mas dakila pa kay Solomon. Sa paghuhukom, babangon ang mga lalaking taga Ninive kasama ng salinlahing ito at hahatulan nila ito dahil nagbalik loob sila sa pangangaral ni Jonas, at dito'y may mas dakila pa kay Jonas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, humihingi ito ng palatandaan, pero walang ibang palatandaang ibibigay dito kundi ang palatandaan ni Jonas. Sa ebanghelyong ito ni Marcos, ang pangangaral mismo ni Jonas ang palatandaang tinutukoy at hindi ang paglulon at pagluwa sa kanya ng malaking isda. Ang mismong pangangaral ni Hesukristo ang sinasagisag nito, at hindi ang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa katunayan, ang tugon ng mga Hudyo ang batayan ni Jesus kung bakit tinawag niya silang masamang lahi. Ikinumpara ang tugon ng reyna ng timog sa tugong ito ng mga Hudyo. Ikinumpara rin ang tugon ng mga taga-Ninive sa tugon ding ito ng mga Hudyo. Sa dalawang pagkakataon, hindi maganda ang larawang maaaninag sa katatayuan ng mga Hudyo dahil ang mismo nilang tugon ang kanilang kapahamakan. Ang pagtanggi nila sa pangangaral ni Jesus ang mismong batayan ng paghuhukom. Bakit hindi nakinig ang mga may pagkakataong makaniig ang pinakahihintay at pinakaaasam-asam ng ibang salinlahi? Sayang, hindi nabigyan ng angkop na pagpapahalaga ang pangangaral ni Jesus. Sayang, hindi kinilala ang pagdaan ni Kristo sa kanilang buhay. Pagsasagawa, paano naman tayo sa panahong ito? Palalampasin pa rin ba natin ang ating pagkakataon? Ano ang dapat nating gawin para hindi kumawala ang oras na itinakda para sa atin?